Hello po sa lahat. Now, this time, meron lang po akong i-share sa inyo about random name selector. So, for example, this one, no? Before I discuss this random name selector, meron po akong I have here my PowerPoint presentation. So, this is a PowerPoint presentation, and then meron din akong sa PowerPoint presentations, kasi gagamit ako ng mga numbers, meron din akong Microsoft Whiteboard. So, this Microsoft Whiteboard, I use this one. Say, for example, when I discuss this one. So, say, for example, 13 times 8 minus 2 times 35 all over. So, i-discuss ko po yan kung paano siya nag-arrive ng ganitong sagot. No? So, ganyan. Okay, and then kapag may mga error, okay, buburhin lang yan. Now, once na nagkaroon ako ng discussion dito with my PowerPoint presentation, syempre, it's normal for us to ask questions to our students. So, meron ditong random name selector. So, sa random name selector, nandito po yung mga list of name ng mga students in our whole class. So, i-click nyo lang po to. Once you click, it will randomly select the name of our student. So, this is the time we want to ask our questions to these particular students. Okay? So, ganun po siya. Another one, kung tatanong tayo ulit, i-click nyo lang din to, random name selector. Iyan. Automatically, nagkakaroon po siya ng selection sa name of students. And then, this randomly name selector, pwede nyo siyang ilalagay kahit saan sa part ng screen ninyo. Okay? And then, adjustable po siya. Yung size, pwede nyo siyang liitan. Okay? And then, this one, pwede nyo siyang i-resize. No? Pwede siya ganyan. Kayong bahala kung paano nyo siya i-adjust. So, adjustable po siya. No? Yan. So, my main reason for this presentation is to share with you this random name selector. So, paano po ba magkakaroon tayo ng random name selector? Unang-una is punta muna kayo sa Google, and then all you have to do is to write this one, Nohan's random student selector. I-type nyo lang po yan sa Google and then enter. Okay. So, once you enter this one, meron po itong lalabas na Nohan's-ehide. So, yung ehide.com ang na may gawa nito. Okay. So, click nyo lang po itong Nohan's-ehide. So, once you click that one, meron po siyang ditong download sa part na to. I-scroll down nyo lang, no? Ito, scroll down, and then download. So, i-click nyo lang po itong download na to. Once you click this one, meron na po tayong na-download dito. Okay. Now, by the way, ito po ay nag-expire po ito ng 14 days. So, kung sakasakali po mag-expire na po siya, ulitin nyo lang po, mag-download uli kayo ng ganito. Ulitin nyo lang, download na po siya uli, no? Para tuloy-tuloy lang. So, ganun lang. Once na mag-expired ng 14 days, download nyo lang uli. Ulitin lang yung process. Okay. Once na na-download na po natin yung file, eto po yon. Click natin siya. Open. We will click this one. Open. And then, eto po yung makikita natin. No? So, ulitin ko lang po siya. Now, click po natin yung Nohan's. Ngayon, meron po ditong tatlong part. So, unang-una is, magkaroon muna tayo ng settings. Ito, click natin yung Nohan's Classes. Text. Okay. So, ito po ang lalabas. Okay. Yan po ang lalabas sa Nohan's Classes. Now, by the way, itong part na to, sinisave ko po siya sa screen ko. No? Sinisave ko po siya sa screen ko. Ito po yung file. Okay. Yung file na yan, pag binuksan mo yan, ito po yon, no? So, ito po yung nagawa ko na. Okay, so, i-click ko to. Okay, and then dito ako nag-i-edit. Ayan, ito po yung na-edit ko. Okay? Originally, ito po yung original na na-download natin, no? So, paano tayo mag-edit? Ito yung na-edit ko na. Ito yung hindi pa na-edit. So, punta lang po tayo sa of course, may mga coding po ang tawag dito. So, yung mga programmer, alam po nila yan, yung mga coding na yan. So, tayong hindi programmer,
diretso na lang tayo dito sa portion ng example. Okay, may example po dito. Okay. So, yung gawa ko, nagdiretso ako dito sa example. Okay, ito yung example na ginawa ko, no? Ito yung na-edit ko, tong part na to. Okay, lakihan ko lang. Ito yung original. Okay, may coding po ito. So, dito sa example, baguhin nyo na lang tong part dito. Okay? Kasi ako, hindi ako masyadong ano sa mga coding, ito na lang binago ko. Binago ko siya, first define a class. So, kayong bahala kung anong class ang yano no dito. So, ako, ginawa ko siyang MECE201. Okay, yan. The rest dito yung time, kung gusto nyo baguhin yung time, actually yung time na yan ay para yung time na gagamitin nyo. Pero ako hindi ko na siya binabago yung time na yan. Kasi ito yung time na parang naka-schedule. Kasi pwede mo siyang gamitin at any time eh, yung ME, yung part na to. Bago pa magkakaroon ako ng klase, ito na yung ano, basta sinisave ko lang tong file. Okay, so hindi ko na pinakialaman yan, yung part na yan. And then, after nito, ito naman ang binago ko. Y8B2-DT. Then, define your next class. So, ang ginamit ko dito, define your next class, MECE201 lang. And then, yung design technology, binago ko po siya as advanced mathematics. Ito po yon. Yan ang binago ko lang. Okay? And then, after that, hindi ko rin binago itong mga ano, kasi hindi naman ako programmer. Ang ginawa ko lang next is, itong name ng student. Okay, name ng students. Ito yung babaguhin nyo. Delete nyo lang po ito and then i-type nyo lang. So, ito po yung na-type ko na name ng student ko. Okay. So, ito 2, 4, 6, 8. Ito na timing to 10. Pero ito kasi, and then the names of all students in the class, nakalagay dito ang 10. I-try nyo lang kung sa Excel nyo po, copy and then paste nyo po dito. Ito babaguhin nyo. Okay. Yan. So, nung nabago ko na po to, okay, ito lang naman binago ko, click na po itong file. So, when you click this file, click nyo lang po yung save. Okay? So, nung naklik ko po yung save, ito yung lumabas. Okay. Now, pag lumabas po to, click nyo lang po siya, yes. Kasi, na-modified. Ibig sabihin yung modified, originally, ganito po yon, nagiging ganito na. Okay, kaya nag-modified ako. So, yes po yan. Okay, yes. Once na nag-yes na kayo doon, ito na yung nohands.exe. Click nyo lang to. Okay. So, lalabas po ito ngayon. Ito na yung, itong nohands. Yan, ito po ang lalabas. So, kung mapapansin nyo po, MECE201, lumabas na po siya. And then yung subject, advanced mathematics. And then, ito po yung name of students. Okay, so yan, click nyo siya, automatic po siya, nag-randomly select yung name. Okay, try natin kaya, kasi 10 lang dito, ito 10 din, so try kung dagdagan siya ng isa pang name, halimbawa Marcos lang, and then file, kasi 11 na yan, pang 11, save. Okay, so nag-automatic na po yung sa ito. Modified, yes. Okay, so dapat si Marcos nandito na yon. Stephanie, Mark Aaron, Andre Dale, Kian Bryle, Roy, Joshua, Stephanie, Jovet. Parang meron na kanina si Marcos. Lumabas na kanina, nawala. Hindi pa lumabas. Katrina, Alden, Step. Hindi na dagdagan ko ng iba pang name. For example, para Marcos 2-1, enter. Marcos 2, enter. Marcos 3. Try lang natin to and then save file, save as. Save. So, pag nag-save, ito po yung yes nyo lang. Okay, so, click na lang to. Ulit. Hindi yata lalabas dito, no? So, since nagbago tayo, ang i-click natin, balik tayo doon sa yung
file natin, ito to, na nohans.exe. Kasi nagbago na tayo dito, titingnan natin ulit dito, ha. Okay, yan. O, yun. Lumabas na si Marcos dito. Kung mapansin nyo po. O, sige, click natin. O, yun. May Marcos na lumabas. Okay, so i-X nyo lang yung kanina. Kapag nag-edit kayo ng name, i-X nyo lang yun. And then, click nyo lang ulit itong nohans.exe. So, Marcos. Dapat may Marcos 1, 2, 3 tayo dito makikita. No? Okay. So, yun. May Marcos 1 kanina lumabas. O, yun. Marcos 1. Marcos 3. Yan. Lumabas din. Okay. So, yun po ang paggamit nito. So, once na meron na yan, open na po natin yung PowerPoint natin and then i-set up na lang natin siya kung gusto nyo dito ilalagay. Yan, pwede yan. Kapag wala kayong sa Microsoft Whiteboard, pwede ganito lang and then i-adjust nyo lang to. Or pwede nung ganyan, no? And then, click nyo lang to. Okay, yan, presentation. Or pwede nyo lakihan to. Huwag nyo lang i-F5, no? Kasi hindi na siya makikita pag naka-F5. O yan. Okay, so, pero ako, ano ko kasi, gusto ko siyang i-ano lang dito siya, separate lang. Okay, tapos, andito po yon. Kasi, once na nag-click ako sa PowerPoint ko, ayan, oh, pwede nyo siya igaganyan, no? Okay, click. Okay, kapag nag-discuss kayo, o yan, so, nilagyan ko ito ng background na picture para malinis tingnan. Okay, yan. Okay, so, yun na po. I hope na na-enjoy nyo po yung presentation na to, na magiging useful din to when you have a selector for your students. Kapag may tanong kayo sa students, ito lang ang i-click ninyo. Ayan. Okay, thank you so much.